sa ito. Because of him, dahil dito binigyan na kagad dito ng prior of some quality ng letter L. Kaya pagdating dito, at ito ang magkasunod, si M ang babasahin mo. Okay? So, kung si M ang babasahin, how can you read this? Santa. Yes po, Santa. Santa means to boy. Next. Umgida. Okay, umgida. Umgida. So, umgida means to move or to transfer. Sample lang sa to transfer sickness. Sakit or communication. I-transfer communicate, no? Kumbaga, yan yung, etong sickness, yung, in short, nakakahawa. Yung hawa. Okay? Ay sali. Yan ang ito. Tamtam means to be upright. To be youthful or to be young. Bumata. Bumaga. Okay, so itong pinaka-last, ito mostly common na nagagamit natin. So, PNS. Magkasunod lamang sila ni K sa kanak ni S. So, how can you read this? Muna. Okay, that would be cup. No? Cup means price. Cup is price. And then the last one ay? Akta. Wait. Akta. Okta. Okta pala. Okta means to not have. Okay. So ganito. May nagtanong po sa akin regarding, sir, paano kung halimbawa kung pag ganito ay pwede tayo mag-silent? Yes, which is O. Paano kapag ang sinusundan mo ay meron siya sinusundan ay pa-pray. So pag ganyan, kung may sinusundan siyang vowel, dito papasok yung tinatawag nating the five roots of patching. So dito papasok itong roots na ito. Pag meron, magkasunod na yung final consonant mo, ito mismo ay susundan niya ay vowel. Yan yung pinaka malalaman. Pag kasi po itong five roots of patching, ito yung tinatawag namin the forms of speech. E yan yung nandiyan sa may page 58 ninyo. Okay? Okay, ano yung itong tulad?